Napakaraming OFW ang nagtatanong at nagsishare nito. Dahil nung nagpa-verify daw sila nakadalang kontrata sa Apollo office sa ibang bansa na hindi naman nga nila nabanggit kung saang bansa sila, ang sinabi daw sa kanila ng taga-Apollo na hindi na daw kailangan pumunta pa sa POA dahil ina-update na nila ang kanilang UEC sa kanilang PopsBam account after na ma-verify ito. Pero nung check daw nila sa kanilang PopsBam account ay hindi pa naman ito updated. Ang tanong nila sa atin kung totoo daw ba ito. Ang sagot guys ay yes, totoo ang sinasabi ng taga-Apollo sa inyo dahil ngayon nga ang bago sa PopsBam is after nyo magpa-verify ay na-update na ang inyong employer sa inyong PopsBam account at sa inyong UEC after ng verification. At para lumabas ito guys or para maging updated na ang inyong PopsBam account at ang inyong UEC ay kailangan nyo muna maghintay ng minimum ng 24 hours bago ito ma-update. Sakalang lalabas ang updated UEC nyo at ready to print na rin ito. So kapag updated na ang inyong UEC after ng 24 hours or more, ay hindi nyo na kailangan pa pumunta sa POA para kumuha ng UEC dahil nga ready to print na ito sa inyong PopsBam account. Kaya tama ang sinasabi ng taga-Apollo office sa inyo. Ito nga guys yung sinasabi ko na magandang pagbabago sa PopsBam ngayon na after nyo makapag-verify ay updated na rin ang inyong UEC. Kaya kahit hindi na ipatupad ang OFW Pass. Pero may mga ilang OFW pa rin ang nagsishare na hindi pa updated yung kanilang UEC kahit nakapag-verify na sila ng kontrata at kahit after 1 week na nung huli silang nagpa-verify. Kapag ganun guys na hindi pa updated after yung makapag-verify ng kontrata, dahil guys, minsan talaga ay nagkakaroon ng system problem or ng system delay. So kapag ganun guys na hindi pa updated ay saka ka lang sasadya sa POA para doon ka kukuha ng updated UEC at dadalhin nyo ang mga kinakailangang requirements. Kagaya ng Apollo Verified Contract, Passport, Visa at ang inyong Certificate of Employment. Iilang OFW na lang din naman ang nagsishare nito dahil halos ang sinasabi ng karamihan na after nila magpag-verify ay ready to print na ang kanilang UEC after ng 24 hours or higit pa. Sa mga sasadya sa POA at wala kayong makuhang appointment online, ay pwede kayo guys dumiretso sa opisina nila at bibigyan nila kayo ng printed appointment. At minsan nga guys, pipila lang kayo kung wala kayong dalang appointment at sa araw na yun mismo na pagsadya nyo, ay mabibigyan na kayo ng OEC. Pero kadalasan guys ay binibigyan ng printed appointment at pinababalik sa araw na ibibigay nila sa inyo. At kung ayaw niya naman magpabalik-balik ay allowed din naman mag-walk-in 3 working days bago ang flight nyo pabalik sa ibang bansa, dalhin nyo lang ang inyong ticket at ang kumpletong requirements. At huwag nyo rin kakalimutan guys na magbayad kayo or mag-renew ng inyong OWA membership. Kada 2 taon guys ang pagbabayad ng OWA membership natin yung mga OFW. At kahit hindi ito hinahanap sa immigration, ay lagi ko sinasuggest na dapat lagi tayong active member ng OWA dahil proteksyon nating mga OFW ito habang nagtatrabaho tayo sa ibang bansa. Pwede kayong mag-renew nito sa Apollo office or sa kahit sa opisina sa Pilipinas o kaya naman sa OWA representative desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel, please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!